Ang mga labi ng isang babaeng vampire ay nahukay ng mga arkeologo sa isang sementeryo sa Poland, inihayag ng mga mananaliksik nitong Linggo. Nakita ng mga mananaliksik ng Poland ang mga labi ng isang babae na may karit sa leeg at isang tatsulok na padlock sa kanyang paa sa isang libingan sa nayon ng PN. Ang kagamitan sa pagsasaka, ayon sa mga sinaunang paniniwala, ay dapat na pumipigil sa isang namatay na tao na inaakala na isang bampira na bumalik mula sa mga patay. Ang pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Professor Darius Polanski ng Nicolaus Copernicus University sa Torun, ay gumawa ng natatanging pagtuklas noong huling bahagi ng Agosto. Sa isang pakikipanayam sa Polish Press Agency PAP, si Magdalena Zagrodzka, na kumakatawan sa pangkat ng pananaliksik, ay nagsabi na ang mga labi ng tao ay mayroon ding isang silk headdress na hinabi sa ginto o pilak na sinulid, habang ang padlock at karit ay nakaugnay sa mga pamahiin noong 17th siglo. Sinabi ni Zagrodzka na ang takip ay katibayan ng mataas na katayuan sa lipunan ng namatay. Sinabi ni Zagrodzka na ang karit at padlock ay maaaring naprotektahan laban sa pagbabalik ng namatay na malamang na kinatakutan. Sa kontekstong ito, ang mga kasanayang ito ay maaaring ituring na tinatawag na anti-vampiric. Ang kagamitan sa pagsasaka ay inilagay na may talim sa leeg. Ito ay pinaniniwalaan na ang gayong pag-aayos ay magiging sanhi ng pagkaputol ng ulo kung sinubukan ng namatay na bumangon. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay naging karaniwan sa buong Poland noong 17th siglo. Bilang tugon sa isang naiulat na epidemya ng bampira, ipinaliwanag ni Polanski na bilang karagdagan sa mga kasanayan sa isang karit, kung minsan ang mga bangkay ay sinusunog, binabato ng mga bato o pinuputol ang kanilang mga ulo at binti. Nagpaplano ang mga eksperto ng karagdagang pananaliksik sa sementeryo na tinutulungan ng mga bagong teknolohiya para sa pag-survey sa lugar. Bilang karagdagan, ang mga mananaliksik mula sa Institute of Archaeology sa Universidad ng Krakow ay magsasagawa ng pagsusuri sa DNA sa mga labi upang matuto ng higit pa tungkol sa namatay na babae. Sa isang pakikipanayam sa CBS News, sinabi ni Polanski na hindi siya nekaimik dahil sa kanyang nahanap. Ang gayong pagtuklas, lalo na dito sa Poland, ay kahanga-hanga. Lalo na ngayon makalipas ang mga siglo, sabi niya. Puro pagtataka, hindi ito ang unang pagtuklas sa bansa. Ang mga arkeologo na pinamumunuan ni Leslie Gregorican ng University of South Alabama sa United States ay nakahanap ng 6 na tinatawag na vampire skeletons sa isang sementeryo sa Hilagang Kanluran ng Poland noong 2014.